Hello guys! Thank God! It's another day! Welcome to our new guidance channel. Kapanalig mo, MSUN Guco. Guco means guidance counselor. Ako nga pala, ang iyong lingkod, si Sir Art Babaw. Call me Sir Art for short. Ako nga pala ay nagtapos ng isang kurso ng Bachelor of Science in Psychology. At sa awa ng Diyos, ay pay karagdagan pang Juris Doctor Degree. In short, muntik nang naging abogado. Sana ibigay na. At may tatlong professional licenses po. Bilang isang Registered Guidance Counselor, Registered Psychometrician, at Licensed Professional Teacher. Hindi po ako genius, at ako po ay isang average lamang. Ngunit salamat sa Diyos at ibinigay sa akin ang mga bonuses na ito. So, handa na ba kayo? Ang unang ibahagi ko sa unang episode na ito ay ang sagutin ang tanong na ito. Gaano ba kahalaga ang pagpapahalaga sa iyong mental health o kalusugan sa utak o sa iyong kaisipan? Alam niyo ba na ilan na mga scientists at mga philosophers ang mga nagsasabi na ang ating utak o kaisipan ay inihantulad ng isang malawak na lupain? Or farm. So in Bisaya pa, umahan. Kaya bilang isang farmer o magsasaka na nanamagawayari sa sarili mong lupain, ay may kapangyarihan kang pumili kung anong klaseng mga tanim ang nais mong itatanim. Dahil may kasabihan po tayo na kung ano ang iyong itinanim, ay yun din ang iyong aanim. Kaya bilang may-ari ng sarili mong utak at kaisipan ay may tatlong posibleng eksena na iyong mapipili ang tanim sa iyong lupain o kaisipan. Una, ang mga negatibong bagay o prinsipyo o mga maruruming kaisipan na inihantulad ng mga matitinik at nakakasugat na mga halaman na may mapapait at nakakalasong mga bunga. Alam niyo na ito. Ang mga negatibong isip. Pangalawa, mga positibong bagay o prinsipyo o mabubuting mga kaisipan na inihantulad ng mga magagandang mga halaman o mga punong kahoy na nagbubunga ng mga matatamis na mga prutas. Ang mga halimbawa sa mga positibong kaisipan ay kung ang isip mo ay puno ng mga pagpupuri, mga malilinis na hangarin, mga mabubuting prinsipyo na siyang naging gabay mo sa iyong mga desisyon at pagpipili o choices sa buhay. Nakita mo rin ang liwanag sa mga pagsubok o kadiliman. Di nag-iisip ng problema, kundi nag-iisip lagi at naghanap ng solusyon. Dahil naniniwala ka na habang may buhay ay laging may pag-asa at halos lahat ng mga suliranin ay talagang may solusyon. Kaya, lagi kang lumalaban. Dahil ang taong may mga positibong pananaw, pananalig at may pusong puno ng pagpapasalamat ay hindi basta-basta natitinag sa mga pagsubok sa buhay. Ang pangatlong eksena ay ang mga halo-halo mga bagay o kaisipan na biglang nagsulputan at mapasok sa iyong isipan. Inihantulad ito ng klase-klaseng mga tanim o halaman na bigla na lamang umusbong sa iyong lupain na hindi mo naman itinanim. Kaya ang tanong, Sir, paano kung may mga marurumi at malalaswang mga bagay na biglang umusbong at nais papasok sa aking isipan? O, anong sa tingin mo ang iyong gagawin dito? Ito ang sagot. May kasabihan tayo na kapag may isang ibon na biglang lalapag sa iyong ulo, ay hindi ito iyong kasalanan dahil hindi mo ito sinasadya. Ngunit, kapag may isang ibon na biglang lalapag sa iyong ulo at hinahayaan mo itong mananatili hanggang ito'y umiti o dumumi at hanggang gagawa pa ito ng isang pugad at doon nangingitlog, ay talagang kasalanan mo na ito. Ganon din sa marurumi,
masasama at malalaswang mga bagay na biglang sumulpot at papasok sa iyong isipan. Bilang may-ari ng iyong kaisipan na inihantulad ng isang farmer o magsaka sa iyong sariling lupain at bakuran, ay may kapangyarihan kang kukontrolin ito kung ano ang nais mong itatanim o ano ang dapat mong alisin. Dahil kung hayaan mo ang mga masama at maruming mga bagay na papasok sa iyong isipan at hayaan mo itong manatili ng ilang mga araw o panahon, ay hanggang lalaki at magmultiply pa ito at mabiging isang halimaw na siyang magdudulot sa iyo ng sariling kapahamakan at kabiguan. Ika nga, ito ay maging self-destruction ang mangyayari. Dahil para kang naglalagay nito ng sarili mong bumba o granada sa sarili mong tahanan at pinasabog ito. Dahil sa kasabihang ito na kung ano ang iyong itinanim, ay yun din ang iyong aanin. Kaya guys, napakalaga na ingatan natin ang ating kaisipan o mental health at pipiliin lang natin na itanim ang mga isipang mga positibong bagay, mga malilinis at mabuting prinsipyo sa buhay. Dahil nagsisilbi itong gabay sa wastong pagpipili at tamang disposisyon sa buhay. So that's it for our first episode sa channel na ito. Mangyari man na may natutunan ka sa episode na ito at ninais mong mag-abang ng panibagong episode sa channel na ito, ay i-click mo lang ang subscribe o share mo para sa mga kaibigan mo na sana ay may makukuha naman sila mga at matutunan sa videong ito. Kaya hanggang sa muli, maraming maraming salamat. Ito po ang iyong lingkod, kapanalig mo, MSUN Guco. Laban lang! God bless!